sa gupaan ng mga kampyon. M2 at M4, ang isa e upper bracket ang hiling. Ang isa naman e isang panalo lang para makuha ang kanilang hinihiling. The Agents versus the Orcas, Eco PH kontra sa Blacklist International. Unang game pa lang mga tropa, mainit agad ang bakbakan ng dalawa. Kaso nabuhusan ata ng nadaanan ng nanlalamig na bagyo. Halos lahat ng highlights natin e focus sa taong ito. Sa unang Lord Dance, 14 minutes of the game, paunang final slash agad kay Haji. Kaya yung baka na si JP e wala nang nagawa pa. Si Sanji naman na nasa likod, hindi umubra yung kinopyang heavy spin. Dahil sa napalalim, siya din ay mawawala. 3v5, wala nang choice ang Echo kundi pumalag. Mabuti na lang talaga at matapang ang bagyo dahil kahit papano nakapitas ng dalawa ang Echo. Ang problema, mag-isa na lang si Benny Cutie. Pero hindi pa naman tapos ang laban. Never give up ang motto ni Benny. Sa pag-try ng Blacklist na kunin yung Lord, may lobo sa likod na sa kanila ay kumalmot. Inuna na si Yue. Sakto pa yung pag-angat ng Lord. Sabay Lycan Pounce kay Edward. Bagamat namatay si Benny sa huli, wala namang Lord na nakuha ang Blacklist. Sunod na highlights, si Benny na naman ang bida. But this time si JP na ang nauna. Minowan's Fury, tapos may Black Dragon form pa. Bagamat may heavy spin si Sensui, hindi pa rin mapigilan si Benny. Pinagkakalmot ng lobo ang Blacklist. Kahit sa loob ng tore, walang pinalagpas si Benny. Sa huli, humabol pa si Edward. Dahilan upang makuha ni Benny Cutie ang kanyang Savage. At ganoon na rin para sa Echo na isecure ang first game. Kung kanina si Benny ang bida, ngayon it's time for Ohe para magpakilala. Paunang final slash and flicker mula kay Edward. Sinabayan pa ng Eternal Guard kaya si Carl hindi na nakagalaw pa. Yung dragon na may Angela, late na rin nakapunta. Bumagsak man si Haji, free hit naman mga tropa si Oheb with the flicker and entropy. Bagsak si Sanji at JP. Dahilan para ang minyak ay makuha at mapasa kamay ni Oheb, the Filipino sniper, proving himself again sa Land of Dawn. Sa Lord na nakuha ng Blacklist, ito na rin ang naging dahilan upang kanilang maitabla ang series, kasabay ang kanilang pag-secure sa natitirang playoff slot. Bulata! Oh no, this might be the final push na inaantay! Need one talaga! Pagsak and godlike! Double kick kay Oheb! Tumako naman tayo sa Game 3 mga tropa. Ang momentum ng Blacklist di na mapigilan pa. Unang nag-amok ng away si JP. Kaya naman ang Blacklist medyo napaatras muna. Sa paglapag ng chessboard, senyales para sa Echo na sila'y magsimula na. But Yue with the flicker Netherrealm, nagawang isalba ang mga agents. Bagamat may Zaman Force at Black Dragon Form, naiwasan naman lahat ng Blacklist. Yung Benedetta ni Edward balik sa clash, sabay Petrify upang kunin si Benny Cutie. Sa huli, apat ang napas lang ng Blacklist habang walang masyadong bawi ang Echo. 20 minutes of the game, dalawang inhibitor tower na ang basag sa Echo. Kaya yung harit ni Benny, walang choice kundi sa base mamalagi. Baka nga naman, masalisihan ni Edward. On the Lord Dance, pressure tuloy ang mga Orcas. Sa pagpasok ng dragon at pagsugod ni JP, yung Lord ay si Sensui pa rin ang makakaretri. Si Oheb sana ang target, kaso may Netherrealm na sa kanya ay nakaprotekta. Si Sanford wala nang nagawa. Dahil si Edward ay nakaabang para siya ay harangin. Kahit yung chessboard, useless sa ragasan ng Blacklist. Sa loob ng 21 minutes, nakuha ng Blacklist ang serye kontra Echo. Pasulong! Pasulong! Blacklist! Break the code!